syempre, after Catch Me na pinalabas this year na, of course, because that being a new combination, tawag dito, tense, kasi gamble, tapos it worked, nag-hit, it was one of this year's biggest hits. Nung nalaman mo na ang follow-up niya ni Sarah ay this year din, anong pumasok sa isip? Hindi, syempre, na-excite ako. Kasi nung binanggit sa akin na may follow-up movie kami, hindi ko alam kung part 2 ba siya ng Catch Me or ibang story. Tapos, ayun, nakipag-meeting ko sa star. Tapos, kinuwentan din yung story na ito, DJ nga si Heidi. Tapos, isa akong playboy na ano. Tapos, sobrang makulit at maganda yung kwento. Kasi sa Catch Me, ano naman ako dun eh, kumbaga, larger-than-life character. Mataas yung level ko sa anak ko ng presidente. Pero dito, patas kami niya na makulit kami pareho. Kaya, na-excite ako. Ganun ito sa akin. What do you think, kasi ganyan pinag-usapan namin ni Raz, gusto ko siya marinig from you. What do you think made it work? Alam mo yun, yung niya ni Sarah, yung chemistry niya sa pelikula. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano nangyari yun eh. Kung paano kami nagkaroon ng chemistry ni Sarah. Syempre na, before Catch Me, nakikita na kami sa ASAP, ganun, pero, you know, wala kaming conversation ever before that. So, siguro magical lang talaga eh. Tapos yung chemistry pa namin dalawa with Direct May, talagang was a great, magandang trio yun. Tapos, yun din ang meron kami ngayon with Direct Raz. So, sobrang kaming blessed and masaya kami sa set. From your perspective as a character ni Andrew, ano yung pelikula? Tungkol saan yung pelikula? Well, ako nga kasi, sa part ko mostly, kung paano mo aayusin yung sarili mo, kung paano mong i-improve yung pagkatao mo, kung paano mo maging sincere at honest sa mga tao, hindi lang sa relasyon, kundi sa lahat. Hindi lang siya love story, kumbaga, kasi sa movie, tinutulungan ako ni Sarah para magkabalikan kami ng girlfriend ko. So, marami din silang mapupulot na mga lessons kung yung mga tamang gawin, kung yung mga mali. Kasi nangyayari talaga yan eh. It's a real situation. Kaya, yun yung, marami din silang mapupulot na aral at tatawa sila, may-love sila, ukulitan sila. Maraming emotions na mangyayari dito sa movie na to. May pressure ba sa'yo, honestly? Kasi, kumita. Mm-hmm. At hindi lang siya kumita talaga siya, yung first. Mm-hmm. So, pag nung in-offer ba to sa'yo, na-tense ka na, kaya ko pa ba uli? Kaya ba namin uli? Yun lang naman ang narinig ko lagi, pressure. Kasi, okay. Lahat naman ng projects, may pressure. Catch Me, I'm in Love, may pressure yun. Lahat. So, kumbaga yung pressure, hindi na bago sa akin yun. It's just, kung paano mo gagamitin yung pressure, kung paano. Dapat gamitin mo siya as a way to focus, to improve yung craft mo, yung mga eksena, yung trabaho mo, yung chemistry mo with the leading lady and the staff and crew and director. So, wala. Hindi na bago sa akin yung pressure. Hindi na bago. Pero syempre, nasa likod pa rin ng isip ko. Iniisip ko pa rin yan. Pero, kumbaga, I learned kung paano i-gamitin sa tamang paraan. Sabagay, these past 2 years has been very, sa'yo. Yeah, syempre. Marami akong ups and downs, uh-huh. Marami akong success and failures at the same time. So, kahit medyo mahirap, the last 2 years, itong two years, marami akong natutunan. So, I'm good. But this year's been very, in terms of wala lang. Compare ko lang, parang this year's been, you've been very blessed. Ay, sobra akong blessed, you know. Kasi yun nga, nagsimula sa Catch Me, I'm in Love. Tapos, ngayon may ginagawang soap na Budoy. Which is a good soap para din po sa mga pamilya at bata. Marami pong lessons din. Tapos, itong movie na ilalabas din this year. So, grabe. How do you feel na because of your body of work, di ba? Una, you've started with, una, because of PBB, young, and bata ka pa nun. Tapos, biglang, you've been taking on these adult roles in movies and soaps. Tapos ngayon, you are able to get
a younger set again. Mm. Alam mo yun, yung lumalawak yung ano mo, yung following mo, yung market mo. Ah, kumbaga kasi yun nga, dun sa PBB ako nagsimula, tapos kami pa ni Kim, as a love team. Paglabas namin, love team kami, tapos ilang movies na nagawa namin with Star Cinema, di ba? Ilang soaps na rin. Tapos, ayun nga, yung first movie ko na wala si Kim was with Sarah, under Star Cinema pa rin. Rom-com, tapos yung mga soaps before, drama. Tapos itong soap na to, which is drama din, pero it's advocacy. Tapos yung movie na ipapalabas. So yung career ko talaga na, ano, sobrang blessed talaga. No? Pag you look, if you look back, talaga nagsimula ako sa, you know, sa PBB, isang reality show. Tapos yung mga projects na binibigay sa ngayon, just sobrang overwhelming talaga. Sobrang blessed, yun nga, sobrang pa akong blessed. Kwentuhan mo ako kay Derek Ras. Derek Ras? Wow. Well, kasi alam naman natin na writer siya for Star Cinema. Yung anong mga movies na nagawa niya? Yung Catch, Very Special Love, di ba? So, dun siya magaling eh, sa kilig-kilig, rom-com. So, sobrang kampante na, yun nga, isa siyang magaling na writer. Pero ito din yung first time niya as a director. So, at the same time, kung paano niya kami inaalagaan at inaalalain, yun, ganun din yung ginagawa namin ni Sarah. Kasi, syempre, siya, kami ni Sarah, nakasama na kami, pero siya first time po niya. And, you know, more than anything, gusto rin namin maging successful yung movie para din sa kanya. Para sa mga future projects niya. Ano naman ang ini-expect, ano dapat ang i-expect ng mga tao from Gerald Anderson this time sa movie na to? Isang, ano, mas makulit, mas maingay, tapos bisaya pa ako dito. So, nalalabas yung roots. Nalalabas mo kung saan ako galing. Tapos, syempre may mga eksena na kung paano ako sa totoong buhay, talagang makita na dyan. So, yung PBB side ito? Actually, maraming ganoon. Maraming ganoon. At si Sarah din. Makulit si Sarah dito. And speaking of, kamusta na nag-progress yung working relationship niyo now? Because, syempre, nung nagka-catch me kayo, mm-hmm. Diba, sabi mo kanina, galing sa wala. Mm-hmm. So ngayon, na pangalawa niyo na to, kamusta mm-hmm. yung working relationship? Mas okay. Mas syempre, memorize ko na siya. Alam ko na kung yung mga angulo niya. Alam ko na kung, mas memorize ko na siya ngayon kaysa sa dati. Syempre, dati nangakapa kami. Tapos, nag-usap na kami na matagal. Just tungkol sa kahit ano. So, yung working relationship namin is okay. Talagang gumanda lalo. Kasi sa Catch Me I Love, sobrang professional na nga niya. Tapos dito sa movie namin, naging tingin ko mas magandang chemistry namin. Sana. So mas nakaka-excite ba yun? Because in terms of kung halimbawa dati nga sa Catch Me, hindi pa kayo masyadong close. Ganun yung nalabas niyo dun sa pelikula. What more now? Sana talaga. Sana. Mas maganda po yung chemistry namin at yung mga kilig moments namin. Pero, kasi sa ngayon, wala pa kami doon eh. Hindi pa may abot doon. Pero, I'm sure talagang aalalain kami ni Direk Ras. Interesting yung support cast nyo. Yung nga pala. Yung cast. Kasi iba-iba ang diverse. Kwenta mo. Tatay ni Sarah, siyempre si Tito Joey De Leon. Sobrang kulit na naka-eksena ko na talagang, bugod po sa characters namin ni Sarah, siya din na nagdadala ng mga light moments. Mentor naman ni Sarah as a DJ, si Sweet, si John Lapos, talagang mukulit din. So, talagang hindi lang siya isang love story talaga. Talagang tatawa kayo at the same time, may love kayo. And sa pelikula talaga, it opens the avenue for you guys to work with. Ako, nung nakita ko si Tito Joey, talagang na-starstruck ako eh. Talagang nakatitigaw sa kanila matagal. And I'm blessed na naka-eksena ko siya. Sa November 23 na po, ang Won't Last a Day Without You, starring siyempre Sarah Geronimo, yours truly, Gerald Anderson, directed by Derek Ras Del Torre. Kaya sana po abangan niyo yan.